nagpapaka-technical, nagmamalalim. Sa sobrang lalim, no, nakakalunod na rin yung kababawan. Hindi na rin naiintindihan, hindi na rin tama yung mga pinagsasabi. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito ay usapang Rhino Walls na naman tayo. Atin pong lilinawin ang mga bagay-bagay tungkol sa Rhino Walls. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ito po ngayon mga kasama, no? Kasalukuyan pong nagdidiskarga ulit yung mga kasama natin nung ating Rhino Walls. Bali, yun po sila. Nandun po yung mga kasama natin na nagdidiskarga. Muli po pag-uusapan natin, magkakaroon po tayo ng paglilinaw tungkol dito sa product ng Rhino Wall. Tsaka sa mga nagtatanong po pala ng address, ito. Makikita nyo na po, yan po yung address nila. Rhino Wall. Disclaimer po, hindi po ito sponsored video, no? Ibabahagi lang po namin sa inyo yung experience namin sa paggamit ng Rhino Wall. So ayan po yung mga kasama natin. Ayan, mga tao po ng Rhino Wall, yan sila. Ayan si Kuya. Kuya, kaway naman dyan. Ayan si Kuya po. Ayan mga kasama natin. Si John Paul. Pinakamalakas. Ayan o. Maliit lang po na tao yan, pero kaya magbuhat ng Rhino Wall. Gan lang naman po kasi. So ayan, ito po yung mga kasama natin. Kasalukuyan po na nagsasalansa ng Rhino Wall. Bali, itong Rhino Wall natin na to, ito yung ating D6 na Rhino Wall. Tapos yung nasa kabila, yun po yung mga design ko. So ayan po yung mga kasama natin. Sa araw pong ito, atin pong pag-uusapan muli yung mga nagko-comment sa tungkol sa Rhino Wall. No, maraming mga nagbigay ng mga positibong komento. Marami rin po ang nagbigay ng mga negatibong komento tungkol sa pinalabas po nating video. So ngayon, lilinawin po natin. Unang-una po, may nagsasabi po na tayo daw po ay endorser ng Rhino Wall. So lilinawin ko po, ang video po nating ito ay hindi po siya sponsored video. Hindi rin po tayo binayaran para sa video pong ito. Sinier ko lang po sa inyo yung experience namin na habang ginagamit tong produktong ito. So dito po, maraming mga lumabas na komento tungkol sa Rhino Wall, no? May mga nagsabi pa daw na sabi, walang kwenta daw akong klase ng YouTuber, magpaliwanag, no? May iba pa na may isa pa na nagsabi, bakit ko daw sinishare, ano daw ba ang karapatan ko, hindi naman po ako engineer. So, yun po ba ay tama? Hindi naman po siguro tama na porque hindi ako engineer ay hindi na po ako pwedeng mag-share ng mga ganitong klase ng mga bagay-bagay, no? Lalong-lalo na po kung ang ibinabahagi po natin ay merong datos, no? Meron po tayong basihan, no? Yun po siguro kung halimbawa po ang sinishare po natin ay hindi po walang detalye, wala po tayong basihan, tapos nag-share tayo ng mali, siguro po yun ang sinasabi nila na wala po tayong karapatang mag-share ng gaitong klase ng video. No, maraming nagtatanong, ano ka ba, structural engineer? So, hindi naman po siguro tama yun na porque hindi tayo engineer, ay hindi tayo pwedeng mag-share ng gaitong klase ng mga bagay. Unless lang po kung ang sinishare po ninyo, ay ang sinishare po natin ay mali. So, yun po, maaring pwede nating sabihin. Sabi nga po nila, huwag po tayong maging parte ng mapag-usgang mundo. No? Ang binabahagi po natin dito, unang-una po, ito po ay may detalye, no? May mga datos po tayo na pinagkuhaan, ipinapakita po sa atin 'yan, no? May mga datos din po na nanggaling sa mga kaibigan po nating engineer na sila po ang tumutulong sa atin upang maipaliwanag ng maayos yung ganitong klase ng produkto. So unang-una ko pong lilinawin, no? May isa pong comment doon sa YouTube na naghahanap po sa akin ng structural analysis regarding ng produktong ito. Opo, totoo po yun. Sinabi ko po na ang produktong ito ay merong structural analysis. Ngayon, ang sabi po sa akin, bakit hindi ko daw po ilabas? So, ang masasabi ko po sa inyo, sir, mali po kayo sa sinasabi ninyo na bakit hindi ko mailabas yung structural analysis, no? Dahil ang totoo po niyan, sir, yung structural analysis ng produktong ito ay wala sa akin. Nandun po yan sa opisina nila, no? Sa opisina po ng Rhino Walls.
kung kayo po ay bibili ng Rhino Walls, pupunta kayo ng opisina nila, pupunta kayo ng planta, pwede nyo pong hingiin yon. Kasama po sa profile ng kumpanya yon, yung structural analysis ng kanilang produkto. Kaya mali po na sasabihin nyo sa akin na ilalabas ko, kasi kami po, nung bumili kami ng Rhino Wall, yung mga test, no, kung ilang PSI yung kayang, kung ilang PSI ang produkto na to, no, pounds per square inch, kung ilang pounds per square inch po ang kaya ng panel na ito, ipinakita po nila sa amin yun. Kaya ko po sinabi na ang produktong ito ay may structural analysis, which is mali po na sa akin yung hahanapin, no. Maging po si Rhino Max yung gumawa po ng Rhino Wall, no, ini-invite po kayo na kung gusto po ninyo na makita yung structural data nung product na ito, no, kung ito ba ay ilang PSI, no, nandun po sa kanila yun, hindi po sa akin yun. So mali po na sa akin yung hahanapin, no, dahil kahit ano pong klase ng produkto, pagdating po yan sa mga test na kanilang kinakandak sa kanilang produkto, hindi po yan ibinibigay sa tao. Nandun po yan sa profile ng opisina nila. No, sana po maunawaan ninyo. Nasabi ko po na mayroong structural analysis ang product na ito, kasi po nung kami pumunta sa opisina, nung pagpunta doon nila boss, ipinakita po 'yon, ipinakita yung structural analysis nung product na ito. Ngayon, kung sasabihin niyo naman po yung ginagawa namin ay mayroon bang structural analysis, tingnan niyo po kung gaano yan kalaki. Ayan o. Imaginin po ninyo, meron din po yung structural analysis, meron po kaming structural engineer dito na gumawa ng disenyo para sa structural ng building na ito. Kaya kung sasabihin po ninyo na ang binabahagi po natin ay hula-hula, hindi po yan. Meron po kaming plano na sinusundan dito. So, ayoko lang pong isipin nung mga iba na porke hindi ako nagre-react sa kanilang mga komento, ay tama po yung kanilang sinasabi. Gawa ko na lang po itong video na ito para linawin ang lahat ng inyong pong mga katanungan, no? So, eto po, gaya po ng sinasabi, eto po yung ginagawa po namin. Ayan, oh, malaki po yan, no? Yan, malaki po yung ginagawa po namin na yan. Meron po yung plano, no? May structural design po yan. Meron kami structural engineer dito. Kaya kung ano man po yung ibinahagi po upo sa inyo tungkol dito sa ginagawa po namin, maging dito sa produkto na ginamit namin, may basihan po yan, may datos po yan, hindi ko yan hinula-hulaan, no? Maraming nagsasabi na dapat hindi ko daw binabahagi yung ganong klase ng mga bagay, kasi 5 taon daw na pinag-aaralan sa school yan. So yung binahagi ko noon po, hindi ko naman kinlaim na sa akin yun, eh, no? Kasi sabi ko nga, plan-based yung sinishare natin dito sa trabaho natin, plan-based, nakabase po yan sa plano, na-approban po yan ng structural engineer, na-approban po yan ng city hall sa pagkuha ng building permit. So hindi naman po siguro masama na ibahagi yung mga ganong klase ng bagay, no? Maraming nagsasabi na hindi daw sila uto-uto, wala po tayo, hindi po tayo ganun, wala po tayong inuutong tao dito. Choice nyo po yun kung gusto nyo gumamit ng product na to. Kung meron kayong pambili, bumili kayo. Kung wala, huwag nyo na pong ipilit, no? Tayo po, gumagawa tayo ng video, hindi po para makipag-argumento. Ulitin ko po. Pangalawa po, ang sinasabi po nila ay mabigat daw, no? Ewan ko po sa inyo kung gaano ba kabigat yung kaya nyong buhatin. Sa inyo po yun, sasabihin nyo kung mabigat ba o hindi. Siguro, kayo na pong bahala kung para sa inyo mabigat yung ganito. Pero sa video po natin, sinabi ko po na ang bigat ng isang panel ay nagre-range siya from 30 to 35 kilos. Kaya nga po sabi natin doon sa video, ang magkakasa ng Rhino Wall ay 2 tao, no? Kaya nagsasabi na mabigat. Basta wala na po kung ano doon, kasi sinabi ko naman po kung ilang kilos siya, eh. Ngayon, kung talagang sinabi ko na from 30 to 35 kilos, para sa inyo, mabigat pa rin. Nasa inyo yan, kung anong gusto nyo pong gamitin. O gusto nyo para hindi mabigat, pawid, ikabit nyo na dingding. Yeah, magaan lang po yun, walang kahirap-hirap, no? Kasi lahat naman po ng trabaho, lalo sa trabaho construction, mabigat po talaga yan. Ngayon, kung papanong paraan na madidiskartihan po ninyo na hindi po kayo mabigatan, ginagawan po ng paraan yan, hindi po puro reklamo. Tapos, may nagsasabi naman po na hindi daw po matibay.
No, may nag-comment dun sa video na hindi daw po matibay, mababa class. So, may sinagot ako doon, sabi ko, bakit hindi nyo subukang masuhin yung pader? Di po ba, sinabi ko yun. Ba't hindi nyo po subukang masuhin yung pader ninyo at saka yung gayahin nyo yung ginawa namin kung paano namin tinesting tong pader namin. Minaso po yun. So, ibig sabihin po yung ganun, kaya ko po ginawang halimbawa yon, doon po natin malalaman na kung kaya ba ng wall na tumanggap ng ganong klase ng impact, no, ng ganon kalakas na pagyanig, kung kayang tanggapin ng wall. So kaya ko po sinasabing mamasuhin, kasi maraming nagsasabi hindi yan matibay, ganon. So yun po ang naging para sa akin pinakamadaling paraan para malaman po ninyo kung matibay ba talaga yung ginamit namin. Subukan yung masuhin, ipagkumpara natin. Kapag yung itong wall namin, minaso namin, pag yung sa inyo, minaso nyo at hindi nasira, so sabihin natin, sige, matibay yung wall ninyo. Gayahin nyo kung paano namin tinesting. Basta po ang masasabi ko dito, yung wall namin, no, ay napakatibay po talaga. Kaya nga po, nung minamaso namin, hindi po siya agad-agad nasisira, hindi po ba siya basta-basta nasisira. Kaya ko po sinabi na subukang masuhin para maipag-compare natin siya doon sa hollow blocks, tapos ma-compare natin siya dito sa rhino wall. Ngayon, pupunta naman po tayo ngayon sa presyo ng rhino wall. No? Marami kasing mga nagsasabi na, kuya, mahal po nung presyo ng rhino wall. Sinabi ko rin po yan doon sa video, kung magkano ang presyo ng rhino wall. No? Ang sabi ko po doon sa video, ang isang panel ng rhino wall ay from 380, no, yung from 380 mula yun sa 4.5 yung kapal, tapos 5, tapos 16, no, from 380 to 390 to 400 etong 16 namin per panel. Ang katumbas ng isang panel namin ay 6 na hollow blocks. So kung iko-compute po talaga ninyo, kung iko-compute nyo talaga yung pagkakaiba sa presyo ng rhino wall at saka nung hollow blocks, ay talaga pong malaki ang diferensya niyan, no? Napakalaki nung diferensya ng presyo ng rhino walls, no? Mahal po talaga ang rhino walls kung pagbabasihan lang po natin yung presyo sa hollow blocks. Pero sa in overall, base sa experience namin, kasi ito po, dito sa area namin, kagaya nito, nagkabit kami ng isang panel, ito. Yan, sa perimeter fence namin. Oh. Ito po, kung bibilangin natin, no, kung pagbabasihan nyo lang po yung halaga nung rhino wall at saka nung hollow blocks, ay malaki po talaga, talagang mas malaki ang presyo ng rhino wall, no? Pero ito po, once na inyo pong naikabit, kung inyo pong makikita, makinis na po siya, oh. Ayan, oh, makinis na. Ready for skim coat na lang 'to. Ayan, oh. Yan po ang nagiging pinaka-computation natin. Marami po kasi sa mga kapatid natin, ang kinukuwenta lang po nila yung mga unang step lang po ng pagpapatayo ng bahay, kinukuwenta lang po yung presyo ng hollow blocks. Pero yun nga po, ang hollow blocks po kasi pagkatapos nyo pong ikabit, ang mangyayari po nun, magpapalitada pa kayo, no? Pagkatapos yung, syempre habang kayo po ay magpapalitada, kailangan nyo pa rin po ng halo, maghahalo pa rin po kayo, magpapahalo kayo, magtatayo ulit kayo ng scaffolding, no? Magtatayo ulit kayo ng patungan. Unlike dito sa amin, kapag ikinabit mo na tong rhino wall, no, isahang kabit na lang. Hindi na po kayo, wala nang baklas kabit na mangyayari ng mga patungan nyo. Hindi na po magpapaulit-ulit yung mga tao ng paggawa. So ito, isa po sa example namin, ito. Ito pong panel na to. Kung inyo pong makikita, ayan, no, pagkatapos yung maikabit, no, mama, i-skim coat nyo na lang. I-skim coatan nyo na lang, ready for pintura na kayo. Pero kung ang gagawin nyo po ay mga bakod lang po, pag kinabit nyo na po na ganyan, ayan, makinis na, wala na po kayong pipinturahan dyan. So, yan po yung sinasabi ko na sa overall, base sa computation din po namin, no? Kasi yung may-ari naman po nito, ay hindi naman po basta-basta bibili yan, na hindi po niya kinukwenta. Alam niyang malulugi siya, ba't siya bibili ng ganyan? So, kinumpute din po yan. No, negosyo po kasi itong ginagawa po namin na bahay na to.
No, negosyo po 'yan, kinukumpute po ng may-ari 'yan. Alam niyang mahal 'yan. Kung alam niyang mapapamahal siya diyan, ba't siya bibili ng ganyan? Malulugi kasi ito po ginagawa po namin, build and sell kami. No? Build and sell kasi ito. So kung ito, alam niya na sa computation niya malulugi siya, hindi siya bibili. Hindi niya po bibili niyan, maniwala po kayo. No? Kasi po ito, bago po mag-release ng pondo para sa project na to, kinumpute po lahat yan. Hindi po yan chinamba-chambahan. Yung sinasabi ng iba na hinula-hulaanan daw, chinamba-chambahan. Ito po, negosyo po to. Itong ginagawa namin yan, negosyo yan. Kung alam ng isang negosyante na ang bibili niya na panel o ang bibili niya na klase ng materyales ay mahal at hindi siya makakatipid, hindi niya po bibili niyan. So, wag niyo pong sabihin na hindi na-compute. Na-compute po ng maayos yan. No? Lahat ng bagay dito sa construction project, lalo't pag ganito, negosyo po ito, build and sell kami dito, kinukompute po yan. Pag alam ng may-ari, alam ng negosyante na malulugi siya dito sa project dahil sa pagbili ng mga kagaya nito na sinasabi nyo, natin na mahal na materyales, ay hindi niya po bibili yan. So, na-compute na po yan, nakuwenta na po yan. Ngayon, kung gusto niya po, kung gusto niyo pa po na magkaroon ng malinaw na computation, no? Detalyadong-detalyado talaga, bibigyan kayo ng kopya. Pwede po kayo mag-message kay Rhinomax, no? Punta kayo kay Rhinomax o mag-inquire kayo sa kanilang FB page, no? Pwede po kayo makahingi ng computation diyan. Sabihin niyo lang po napanood niyo sa video ni Kuya Jude, no? Na pwedeng makahingi ng comparison ng presyo, no? Bibigyan po nila kayo. Sabi nyo, napanood nyo sa video ni Kuya Jude na pwede daw po bang manghingi ng comparison ng presyo sa kabuuan ng hollow blocks, sa paggamit ng hollow blocks at paggamit po ng rhino wall. Tapos meron pa pong isa tayong liliwanagin. So aakit tayo doon sa taas sa project natin, no? May papakita po tayo doon. Doon din po sa video po natin, may nagsabi din po na ang rhino wall daw po natin ay mababaklas po pag nagkalindol, no? Kasi nga daw po walang web, ibig sabihin kagaya po nung hollow blocks na parang magkarugtong po yung dalawang panel, wala daw pong ganun ang rhino wall, kaya pag nagkalindol daw po ay mababaklas. Hindi niya lang siguro na obserbahan kung ano yung itsura nung produkto natin, kaya sinasabi niya na mababaklas pag nagkalindol. So ipapakita ko po yan sa inyo. Nandito po ngayon sa harapan natin, meron po tayong retaso ng rhino walls. Ito po yung kung tawagin ng mga kapatid natin yung mga mason, no, ang tawag po dito ay siruho. So ito po, pinagtabasan po yan. Ngayon, sa komento ni sir, no, ang sabi niya daw ay, once na nagkalindol, maaari daw pong mabaklas yung panel. So ito, kayo po ang magsabi kung talagang pwede po ba siyang mabaklas yung panel o hindi. No, ito yung loob ng mismong ating rhino wall. Ayan po. Sa loob po niyan, ay meron po siyang 9mm na bakal. Yung 9mm na bakal po na yan, yan po yung naka-welding, no, sa ating mga panel. Bali yan po yung nag-dudugtong. So ayan po, meron po yan. Ayan o, may bakal po yan. So, paano po niya nasabi na maghihiwalay daw po pag nagkalindol? So ayan o. Paano po yung sinasabi po niya na web, ang gusto po niya kasing makita yung parang butas na lang ang makikita dito sa loob, kagaya po nung hollow blocks, eh, hindi nga po siya kagaya nung hollow blocks, pero yung web na sinasabi niya na magdudugtong ng dalawang panel, ito po yan, oh. Ito po yan, oh. Ito po yung isang buo nung aming rhino wall. Ayan, oh. Ayan sa loob, ayan po, oh. 9mm na bakal po yan, nagdudugtong. Yan po yung nagdudugtong. Ayan o. Yan o yung nagdudugtong doon sa ating panel. So, yung sinasabi po niya na pag nagkalindol, mababaklas daw po, eh malabo pong mangyari yon. Hindi po mangyayari yon, no? Unang-una po, eto, naka-welding. Tapos, yung bakal na to, naka-welding naman yan doon sa loob ng steel matting. Meron po yung steel matting sa loob. Tapos, etong part na to, kung inyong makikita, magaspang. So pag ito, binuhusan na po ninyo yan, kakapit na po ang simento dyan.
So bukod dun sa naka-welding na bakal na to, itong part na to, kakapit dito ang konkreto. So paano pong mababaklas yan? Tapos ito po, ito sa harapan natin, ito yung mga inasinta nating mga rhino walls. No? Yan nga, kagaya dun sa unang video na sinabi natin, nakakanto mesa po yan. No? Tinatawag po yan na nakanto mesa para yung halo, buo po yan, buo. Wala po siyang ano, walang termination, walang putol. Tapos ulitin ko na naman, kailangan bang lagyan ng bakal? Ito po, may mga bakal, nilalagyan din po yan ng bakal. Ito, kagaya din po niya ng pag asinta ng conventional na hollow blocks, nilalagyan din po yan. Meron siyang vertical bar, meron din po siyang horizontal bar. So, ganyan. No? Tapos sinabi po dun, Kuya Jude, maraming halo ang gagamitin. Opo, sinabi ko na po yun sa video. Unang video pa lang, sinabi ko, nabubuhusan po yung gitna. No? Huwag na po kayong magtaka kasi nga po, yung loob, no, yung loob ay bubuhusan natin ng simento. So, ang ano natin dyan, talagang mangangailangan kayo ng halo. No? O, huwag nyo na pong anuhin na ganito ganyan kasi sa unang video pa lang sinabi na natin talagang mangangailangan kayo dito ng halo. So ayan o. Oh. Ganyan po ang pagkabit ng rhino wall. Kaya talaga pong masasabi natin matibay po yung rhino wall, no? Kasi nga po nagbuhos ka, buhos ang inano mo, halos buhos na yung katapat nito. Sinasabi ko doon sa video natin, makakatipid ka doon sa iyong labor kasi hindi ka na mangangailangan ng palitada. Diretso, pag naikabit, pag maayos ang kabit, pag magandang pagkakabit ng inyong rhino wall, diretso na po kayo sa pagmamasilya. Pwede nyo na po siyang rektahing i-tiles, kagaya nito sa CR to. No, pwede na po kayo rektang mag-tiles dito, hindi nyo na po kailangan palitada to. Kaya sinasabi ko po sa inyo na makakatipid kayo sa inyong labor. Tapos sasamantalay ko na rin po pala ngayon yung pagkakataon. No, marami po kasing nagsasabi kung available ba yung mga product po nila sa hardware o saan, hanggang saan po yung kayang abutin ng rhino walls natin. So ang rhino walls po ay hindi po siya ngayon available sa hardware. No? Direkta po kayong kukontak sa kanila kay RhinoMax. No? Doon sa unang video natin, pag tiyagain nyo lang pong panoorin yung video natin, meron pong naka-plus na number doon. Pwede po kayo magkaroon ng direct contact doon sa planta nila, sa office nila. Pwede po kayong tumawag doon para mag-order. Sa ngayon po, ang availability nung pinagdidelivera nila ay Luzon, no? Sa Luzon, tapos sa dito sa Metro Manila, nagdi-deliver po sila 170 na peraso. No, para mabigyan po kayo nila ng free delivery. So, yun nga po, dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kalinawan, no? Ito naman po yung video po na to, yung product na to, hindi ko naman po sinasabing pinagpipilitan ko sa inyo kung gusto niyo lamang po, kung gusto niyo lang. Choice niyo pa rin po 'yon kung ayaw niyo bumili, no? Kung talagang sinasabi nyo na mahal, hindi kaya ng budget, wag na po nating ipilit. Kung hindi kaya ng budget, sinasabi po ninyo na mahal yung panel, walang ganung kalaking budget, wag nyo na pong ipilit. Ito po, doon lamang po sa may gusto. No? Basta kami po, ipinakita po namin sa video na to, yung advantage ng paggamit ng rhino walls. No? Tsaka doon po sa mga kapatid natin na kung ano-ano yung mga sinasabi. No? Hindi naman po yata tama na magsasalita kayo ng hindi maganda sa inyong kapwa, no? Ulitin ko, huwag na po tayong maging parte ng mapaghusgang mundo. Porke ba ang tao sa tingin nyo ay hindi, walang pinag-aralan, hindi pwedeng mag-share ng mga ganitong klase ng content, no? Mali po yun, hindi po ganun ang pagkakano. Basta po, ang sinishare ay may detalye, may basihan, may datos, wala pong problema yan. Hindi po ano yan, unless lang kung nililigaw kayo nung tao na nagsishare sa inyo ng mga impormasyon, yun po ay mali. Pero kung ang bahagi ng ang gusto po nung nagbabahagi ng kaalaman ay ma-educate yung tao, wala po sigurong mali doon, no?
At saka doon sa nagsasabi na ano daw ako, parang ano ba 'yun? Uhuging vlogger, walang ano, parang sinabi walang alam, no? Nasa sa inyo po 'yun, sir. Pero ako, lahat po ng sinishare ko dito, lahat po ng sinishare ko sa video na 'to, patutunayan ko sa inyo kaya kong gawin 'yun. Lahat ng sinasabi ko kaya kong patunayan kung totoo ba 'yun o hindi, no? Hindi po tayo kagaya ng iba, mag-viral lang kahit hindi totoo, kahit mga walang ka hindi kayang patunayan ay sinishare, no? Makakuha lang ng maraming viewers, tayo po hindi. Hangga't sa maaari, kung inyo pong mapapansin sa video, paulit-ulit yung mga sinasabi natin, paulit-ulit, maraming nagsasabi, paulit-ulit ka na lang pag nagsasalita, no? Yun nga po ang masakit eh. Paulit-ulit mo na nga sinasabi, hindi pa rin naiintindihan eh. Tapos nagre-reklamo, bakit paulit-ulit, no? Magsasabi paulit-ulit, tapos tanong naman ang tanong kung paanong ganito, paanong ganyan, eh sinabi naman doon sa video, no? Paalala lang po mga kapatid, pag kayo po ay nanonood ng video at talagang may gusto kayong matutunan regarding doon sa video, no? Panoorin niyo nang tama. Panoorin niyo nang maayos. Huwag mag-skip nang mag-skip. Mag-skip nang mag-skip ng video. Mag-i-skip nang mag-i-skip ng video. Tapos pagkatapos magtatanong paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan. Eh, nandun na nga po yun sa video, no? Tapos sasabihin, ba't hindi ka daw, sasabihan ka pa. Eh, ba't hindi ka nagre-reply sa mga tanong sa'yo? Eh, yun ba naman po, eh, nasa video na nga po. Tapos itatanong nyo pa. Tapos pag itinanong, no, sasabihin hindi nagre-reply. Huwag po tayong maging tamad. Ang video pong ito ay educational, no? Kung interesado ka sa video, panoorin mo ng tama, no? Tapusin mo yung video. Ngayon, kung talagang hindi mo maintindihan at wala dun sa video yung gusto mong itanong, saka mo na lang itatanong. Pero yung titingnan mo lang yung video, tapos ilalaktaw-laktawan mo ng panunod, no? Hindi tayo matututo. Hindi natin matututunan kung ano ba yung gusto nating malaman. Marami po kasi tayong mga kapatid na ganun, na nandun naman sa video yung tinatanong, nandun naman sa ano, sa video yung gustong malaman. Kaya lang hindi po tinapos yung video o nag-skip-skip sa panunood ng video, tapos itatanong. Tayo po, nagbabahagi tayo ng kaalaman ng tao, nagbabahagi tayo ng kaalaman para sa mga kapatid natin, no, para matuto. Hindi po tayo nagbabahagi ng kaalaman dito para turuan kayong maging tamad, no? Tamad manood, tapos tanong ng tanong. Mali po yun. So, ganun din po yan sa mga ibang, sa iba po nating mga kapatid. Ngayon, kung sa tingin po ninyo na hindi talaga kayo sang-ayon dun sa sinasabi ko at ayon yung hindi nyo talaga matanggap tong video na to, eh baka hindi po para sa inyo ang video na ito, no? Baka meron talaga kayong, kasi may mga kapatid po natin, may mga kapatid po tayo na nanonood ng video. Ang problema po kasi kapag ka hindi nilang gusto yung kanilang naririnig o hindi nila narinig yung gusto nilang marinig, ay sasabihin nila mali, no? Huwag pong ganun. I-ano din natin, i-balance natin. Malay mo, may punto rin naman yung tao, no? I-balance natin, malay mo. Dapat po kasi sa panunood ng ganitong video, dapat bukas po ang isip nyo. Ngayon, kung hindi bukas ang isip nyo at alam nyo na ang lahat ng mga bagay-bagay, eh huwag na po kayong manood. Baka iba po ang gusto nyo mapanood, no? Kung alam nyo na po ang lahat, marami na po kayong alam sa mga ganitong bagay, eh baka iba po ang gusto nyo panoorin, no? Kasi kung alam nyo na pala ang lahat ng mga bagay-bagay, alam nyo na pala yung mga ganito, yung mga ganyan, tapos manunood po kayo, tapos sasabihin nyo, eh magaling pa ako dyan, eh magaling, eh kung alam nyo po palang magaling pa pala kayo, dapat hindi nyo na nga po pinanood. Kasi ito po, ang video po na ito, ay ibinabahagi po natin para dun sa mga wala pang experience, wala pang alam, tapos gustong matuto. So ganun po ang pagbabahagi natin ng video. Hindi po tayo dito nagbahagi ng video para lang magpapogi. Hindi po tayo nagbahagi ng video rito para lang po magpa-sexy, no? O magpa-famous. Wala po tayong ganun. Binabahagi lang po natin para yung iba ay may idea rin. Pero at the end of the day, no? Eh decision niyo pa rin naman po kung anong masusunod. Kung gusto niyo pong ng gaitong produkto, kung gusto niyo po ng ayaw niyo ng gaitong produkto, hindi kayo sang-ayon doon sa aming mga experiences sa paggamit ng produktong ito, na nasa sa inyo pa rin naman po yun. At disclaimer po, no, ginawa po natin tong video na ito, hindi po para makipagtalo kung kani-kanino, hindi po natin ginawa tong video na to para magmarunong-marunong, no?
Mahirap po kasi sabihin natin na alam mo yan. Alam mo na ang lahat. Magpapakalalim tayo sa mga bagay-bagay, no? Magpapaka-technical. Tapos sa bandang huli, yung mga sinasabi naman natin, mali-mali na, no? Pangit yun. Kasi kung mapapansin nyo, maraming mga comment dyan, maling-mali po talaga, salang-sala po yung kanilang pinagsasabi. Kaya lang, hindi na lang po natin sinasagot, no? Para wala nang mahabang argumento. Pero hindi ibig sabihin na ang sinasabi niya ay tama na, lalo yung mga nambabas, no? Hindi po ganun yun. Marami pong mga nagsasabing ganito, ng ganyan, no? Nagpapaka-technical, nagmamalalim. Sa sobrang lalim, no? Nakakalunod na rin yung kababawan. Hindi na rin naiintindihan, hindi na rin tama yung mga pinagsasabi. So, yun lamang po. Sa muli, maraming salamat. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kalinawan, kaalaman at inspirasyon. At para po dun sa mga kapatid pa rin po natin na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kumbinsido dun sa produktong ito, nasa sa inyo po yun. Basta kami po, ibinahagi po namin sa inyo ang experience namin sa paggamit ng Rhino Walls. Uulitin ko po, ang video pong ito ay not sponsored. Hindi po ako binayaran dito. No? Hindi po ako binayaran. Kahit marami na akong naririnig na mga kung ano-anong mga salita regarding dito sa product na to. Ako, dahil ginawad ko ng video, simulat sa pool ang product na ito, pangangatawanan ko po lahat ng sinabi ko. Wala po akong sinabing mali. Wala po akong intensyong iligaw. Wala po akong intensyong manira ng tao. Wala po akong intensyong manira ng negosyo. Sa muli po mga kapatid, ito ang inyong kaibigan, kapatid, Jude Rios. God bless.